napakahirap mag-position kapag ka anytime meron ka naiisip na madedetonas, welcome ako nito, mahirap mag-in and out. But yan, NXPEvos dito, Fovius yung bina nila, so possible mas nagre-ready sila na maging mas malaki yung open na heroes. Especially against Assassins, kasi pag bina mo yung Fovius sa team ninyo, it means you're preparing na makapili ng Benedetta or mga mobile na heroes. Mga maraming dash. Maraming dashes, yes. Mga dash-dash heroes. Dash-ma-dash. Dash-ma-dash. So let's see, the Fovius is now out of the equation. Respecting Onic din dito. NXPE taking their time. There you go, Matilda. Yeah. So what is the opening right now? Are you gonna go for the jungle? Kasi nawala na rin yung YSS. Wala ng YSS. Wala na rin Link. Baka mamaya. Back siya to eh. Posible. Na jungle. Possible. Jungle, eh. Pwede din open si PNK. The Paquito is in the house. The question is, ito ba yung jungle ng Onic? Yun nga eh. Yun yung medyo mahirap dito. Questionable sa eh. Questionable lagi. Pag may nakuha silang hero. Napakito. Napakito specifically. Hindi mo na alam kung jungle siya side. Yun yung kinagandahan na yun yung finish pick ng Onic. Kasi pwede pa nilang tantosan yung ibang role. Yes. Nakita na natin magpakito jungle si Wise off season. Doon natin, isa yun sa mga debut jungles ng Pakito. And ngayon, tumaas yung impact ng Pakito jungle dahil din kay Carl TZ. So this time, papakitaan ba tayo ni Kyrie na kaya niya rin gamitin? Malalaman natin mamaya. Dahil ngayon, NXPE nagpalit ng timpla. Yuzong naman ang kanilang ipaprayo at Nathan pa rin. Ipupush pa rin nila to, Chantel. Yun yung sinasabi natin during game number one, kaya kinuha agad ng Onic on their third pick kasi part talaga ng plano ng NXPEvos yung itong Yuzong. Yuzong talaga. Kasi panggulo talaga siya ng formation eh. So, napakaganda niyan for next play EVOS. And also, most probably, kaya din Nathan yung kinukuha dito ng side ng next play is para pagdating sa late game, yung crowd control, may crowd control din kasi siya na pwedeng ibigay dito against the team. Grak ulit for Onic. Na naman kay Bimo. Pati kung sakaling mag-Rafael at itong Onic, magiging ano to eh, magiging core pakin. Pero sa start ng Onic, again, mga comfort heroes ang pinapriority dito ng Onic. Again, going back to the comfort or the mga heroes, Grak plus Dahlia. Ang malaking bagay talaga yung pang-contra rin sa Yuzong eh. Aabangan mo lang yung Yuzong pagkababa ng Black Dragon. Paputukin mo yung gloom, then yung wild charge, correct. Burst potential is napakataas. Ang taas ng kite eh. Kite potential din eh. Oh. At saka yung ano, yung Grok and yung Lilia dito, napakaganda ng synergy nila. Kasi habang naka-flex there, habang nagsuzone yung Grok, pwedeng naglalagay na ng glooms ng dito gloom. Yung Lilia. Oh, yeah. So kumbaga siya yung nagsasabi na dito mo ilalagay kasi dito ko din hahatakin yung possible na maging clash. Ganda. So ang binabanggit na dito, sumasagot ka agad ang Onic sa lineup ng NXPE na nakikita natin dahil NXPE pinag-isipan nilang mabuti ang kanilang third pick. It is going to be the Jawhead. And I think this is a better pick right now dahil mataas ang possibility ng pick-off. Yes. Para sa side ng NXPE, ilang beses natin yung nakita sa kanila. I think ang kulang din nila dito ay siguro isa pang damage output. Kasi nakita natin yung Nathan na the hybrid damage na kapag umabot ng late game ay kina-counter lang gamit yung mga magic resistant items like yung Radiant Armor pati yung Athena Shield. Yes, for NXP was dito since pinick nila yung Jawhead, possible makakita tayo ng mga instant burst. Nice ba na Onic naban pala nila si Yodora. Kasi yung sasabihin ko sana eh. Yun kasi yung tandem ni Yawi at saka ni Yelly Hayes. Oo. Pero yeah, NXP was and another one, mga Harley. Instant combo na ibabato mo tas patay. Ini-expect kasi nila yung ejector with something kill. Mage. Oo. So anong open ngayon kay Yelly Hayes? Nagagamitin pang burst, yun na, Lunox. Yep. Kaso hindi ito yung pang-combo mo sa Jawhead eh. Oo, usually. Lalo na pag may flicker yung kalaban. Yeah, pati may kita natin yung ano eh, yung Lunox. Pwede siya kung sakaling mag maghintayan ng late game or mid game to late game kung sakaling magkaroon siya ng problema sa mid lane kasi siya yung magiging exposed or possibly magiging gold lane para to si ano si Lunox sa side ng NXPE. Kay Hesa, no? Oh, mas protect todo kasi dapat si Asinitan dito early game eh. So, my point is, kailangan talaga nila makakuha ng isa pang sasagot dito sa Pakito na ano na core possible. So, one of the easiest ways to take down Pakito is either isisi mo siya, i-stunlock mo siya, or correct. Burst him with the Chaos Assault. Kailangan one hit delete.
ang one hit delete. One hit delete. Kabulula na nga eh. Yun na nga eh. Kailangan one hit delete ang lineup dito ng NXP to burst down the Pakito and the crack. Okay. First time. First time to first debut time. Na naman. First time ever. Lagi na lang dito eh, sa part na to eh. Pagod na ako makakita ng first time. Okay, ayan. Hiniling mo kasi, Manjin. Binibigay sa'yo. Binanggit natin to kanina, the Claude pick na either pwedeng mapunta kay Kyrie at si Layna magiging pick ng NXPE. It's going to be the Nathan jungle for them. But this is, oh, Karina jungle! Yes! Kaya sabi ko, pagod na ako makakita ng mga surpresa kasi hindi ko na i-expect ko ano ba yung pwede ilalabas. But yeah, actually, for NXPEvos, maganda yung last pick nila na si Layna. Kasi si Karina, medyo hindi siya ganun kabilis mag-jungle. So, pwede niyang i-aggre from time to time. Yun yung panggulat naman ng NXPEvos, which is part talaga ng lineup nila. Nagkita yung dalawang sisters. Magkapatid kasi. Magkapatid. Dana sisters. Dana sisters. Si Layna. Napatid kasi Karina. Pero si Layna tsaka si Karina. Tapos, kapatid nila sa ibang pamilya, si Nana. Tapos kuya nila si Nathan. Sige na nga. Kapatid ni Nathan, si Natalia. Sige na din. This is something new, an interesting pick for Onic, the Karina. Meanwhile, nag-adjust ang NXPE na nag-last pick si Layna. Magiging effective ba to dahil kailangan muli ng NXP, kailangan ng EVOS ang puntos. At syempre, gusto naman ng Onic mapunta sa top 1. Yes. Itaas nyo na mga kamay nyo, mga kabayas, dahil ang tanong, aabot ba tayo sa game number 3? Possible. Makikita natin na pwede mag-game number 3 sa laban natin. Again, yung lineup nito ng NXPE EVOS is talagang yung mga ano nila, yung mga comfort heroes nila. This time around, magkakaroon ng change. So parang malag yung ginamit ng Brain against Onic that time is yung Nathan na jungler. So I think Onic yun yung kailangan nilang pigilan. Yun nga eh, yung Nathan na masakit. Masakit yung ano eh, yung frisbee, yung bumabalik. Yung frisbee may hindi mo yung nasa. Passive, yung passive, yung ano, real world something transmission. Nakalimutan ko bigla yung tawag. Tawag ko mga platito eh. Oo. Oo. Pero meron ha, sa akin napapansin ko, napakaganda ng Karina pick up against Nathan dahil sa kanyang shadow dance. Kasi once na nag-activate yung shadow dance, lahat ng mga range basic attack is ibabalik niya, nineneglect niya. Ooh. So sa isang tira ng, sa isang basic attack, ng Nathan na naka-entropy. So, apat yun. Apat na bleeds ka agad yung ibabalik niya. Apat yung babalik dahil sa shadow dance. Dahil sa shadow dance. So, tingnan natin kung magiging effective to sa side ng Onic. Pero nabivisualize ko na parang gana eh. Okay. Pwede, possible. No? Kung may reflection na ganun, tapos knowing na Nathan pa yung katapat niya, napakadali. At saka kasi pagkakarina, kahit sa mga mag-agree dito yung mga usual na rank game, napakahirap kalaban ng Karina, lalo na pag early game. Kasi intense talaga yung magiging burst niya. Literal na tatalon siya, natatalon eh. Pero siya yung binursted down dito ni Yawi. Anong kari-karina? There you go. First blood bumula sa side ng NXPE. Pero si Dlarski ay makukuha naman si H2. Yatap ang dalawang junglers ngayon. Habang nakita yan, sino magre-retry? Wala! Pero nakuha ni Bimo with a clothesline. And James with the Dragon Tail to out. Onic, Philippines, taking that win because of that turtle tick. Grabe yung pinakita dito ng Onic. Si Baloyski parang pinakiramdaman niya muna eh. Pinulsahan niya muna kung saan niya ibibitaw. Hindi niya rin binitawan doon yung kanilang turtle take. And also, meron tayong off-cam kill. May bawi dito si Hesa. Wow. Kailangan niya makabawi. Kailangan niya magkaroon ng gold. May onting bawi si Hesa. That is great. This is the Lunox ni Hesa na late game. Alam mo, masasabi ko pa rin kasi dito, pinag-usapan natin yung Karina. Yes, kaya niya mag-burst down. Pero once na mag-fail yung burst down ng Karina, ang taas ng kiting potential ng NXPE para parusahan ng parusahan si Kyrie. So I feel na ang taas pa rin ang risk nitong Karina pick na to, and NXPE still on the verge to take the late game. Yes, speaking of late game, may kita natin na NXPEvos naka-ready na rin sila agad sa possible rotation ng Onic dito sa ating laro. And tama yung sinasabi ni Manjin eh. Kasi sabi natin kanina, early game napakasakit ng Karina. Pero depende pa yon kung
ma-maximize niya yung kanyang ultimate against the players of NXP, knowing na meron din mga sariling shields yung mga players ng NXP. Yawi with the TikTok movements, faking! Faking the ejector! Nice kill! Magmumula ngayon sa NXPE. Dito talaga sila nakilala sa mga flashy plays. Oh, presence of mind din talaga para kay Yawi. Ang dami mo kailangan na i-take note kapag gagawin mo yun. Kasi pwedeng tumagilid, pwedeng mapasobra ka ng flicker. Pero hindi, kabisado niya dito kung paano niya gagamitin yun. And, May pana pa. Pero merong black shoes para kay Baloyski. And now nararamdaman na natin yung pagiging set, ano ba pwede nating itawag, pagiging initiator ni Yawi in this game that can provide NXPE a lot of pick of potential. Siguro pwede pa silang kumuha ng mga ilang ganon sa laban na to, dahil ngayon si Marky ang tina-target. Marky also not surviving with the BMI. Now, yung turtle ang ginugo. Yun yung Grockblock. Nandito si Yawi ngayon. Napakagandang retry magmumula kay Kyrie. Habang si Yawi mabrush down yung panat at tamaan si Baloyski. There you go with the super position. Pero mula sa likod. The strike. The shadow strike magmumula kay Kyrie. Sabi naman ni James, ako din. Pero sumasapak-sapak ngayon si Dlar na may kasamang trap na super slow. Dahil nahabol pa nila ngayon dito. Si Yelly Hayes na tumayo na lang din. Alam niya na ang kanyang fate. Three heroes are down for NXPE and Onic getting another turtle. NXPE, napakatapang ngayon sa ating laban. Pero may bawi yata yung Onic. Ay, grabe, hindi pa din. Buhay pa rin si Dlarski. Hindi pa sila tapos dahil dito din si Marky, bottom lane, gumawa ng paraan. Nakakuha na siya ng kill kanina against Yelly Hayes. Nakasira pa siya ng tore ngayon. And it is a marksman na sinasabi natin na nakakahabol ngayon in terms of the gold. Wow, and talking about gold, nakakuha na rin siya kanyang Demon Hunter Sword. And probably going for another attack speed item here. Maybe a Wind of Nature since masakit na rin talaga yung damage ni H2. At this point, lalo't naka-assassin emblem siya. So, tingin ko, this is a good preparation sa side ng Onic Philippines na to go for the next engagement. Well, kailangan pa rin nila ilaban to. Tama ang decision ni Yawi na magpwersa ng go. Another kill para sa NXPE. Baloyski ngayon tatamaan na pana, pero may black shoes eh. Oh my! Kailangan na tumakbo ni Baloyski ngayon. Super position mula kay H2. H2 will take it. Another day, another arrow para kay Kapitan Yelly Hayes of NXPEvos. Nararamdaman niya kung sa pwede dumaan mga players dito ng Onic. And for that, team assist natin for NXPEvos now at 500. Wow. Okay. TDZ, Chantel, kausapin niyo ako dito. Hindi ganoon kalaki ang kalamangan ng Onic. And ang taas ng potential ng NXPE na magtuloy-tuloy ng teamfight. Ang dami nilang options. Ngayon, gaano kataas ang magiging kill output dito? Kasi ito yung laro ng NXP eh, bruskuhan eh. Yep. Oo nga pala. Pati yun talaga yung ano eh, yun talaga yung play nila, bruskuhan, gusto agad nila ng laban. Kaya ang ginagawa ng Onic ngayon is they're going for a counter play. Sila mismo yung magka-counter engage. Mukhang laban talaga, Black Shoes ay nilabas na, sabay yung Black Dragon nandun na din. Dragon Tail, sakit! Baloyski ay makakawala, tatamaan siya dito ng Shadow Dance. Habang ngayon, si Dlarski pare sumasapak-sapak sa gilid, Blazing Duet out. Magmumula kay Marky, dalawa ang mapapatumba ng Onic. NXPE magre-retreat muna. The Great Wall of Onic. Bimo with that wall kanina para mapigilan ang mga players. My. Pero Yelly Hayes, nandun talaga eh. Alam niya kung saan pwedeng pumunta yung mga players ng Onic dito. But again, Onic, they are maximizing. Kinukulong nila yung mga players ng NXPEvos pagka gustong pumasok kasi alam nila na pag nakulong ka with Baloyski, with Kyrie on the burst damage, makati. Makati. Makati talaga. Huli ka, pero di ka kulong. Nagkakulungan. Hindi yung mahirap din. Kasi once na nakulong ka talaga, wala kang pwesto kung saan ka pupuntahan, lalo sa mga choke points na ganito. Kaya ang ginagawa ng Onic is naghahanap sila palagi ng fights kung saan napakasikip ng daanan na pinipwesto nila yung NXP. Okay, sige, it's either i-eject or out nyo ako or i-stun ninyo ako para lang magkaroon ng control. Pero ganun hanggat walang engagement, mahihirapan sila. Well, 75 seconds para sa ating next objective. Pero pulado na kagad! Sinayawi dito! And double kill si Dlar! Ano yun? Chantel? Boom, 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 boom!
Boom! Sumayaw! Suntok para sa suntok para kay Dilarski. Alam niya eh, may damage siya. May crowd control din siya. Oh, so, oh. Binigay niya lahat ng pwede ibigay kahit may Tori doon. Kasi alam niya na meron din backup damage from Baloyski. But man, this is another game na unti-unting lumalamang ang Onic. Usually, NXPE, nakikita natin sila na ganito yung mga games na papanalo nila eh. Yung aggressive skirmishes in-out sa mga laban. But man, parang ang disiplinado ng Onic ngayon na hindi agad lumalaban eh. Right opportunity at the right time lagi. Yep, naghihintay sila lagi ng fight. Lalo si Dilarski. Kumbaga siya yung nagiging finisher. Nice pullback. Oh my, tutuloy pa rin ata yung laban dito as Yawi! Oh! Ay, tatamaan dito ng wild charge. There you go, Hesa. Nako, pero nandun sa likod banda si Yeli Hayes. Napulado kagad. Tinamaan na naman ang Shadow Strike. Habang yung Black Dragon ay sinasalo yung mga bala ng Blazing Duet. Double kill para kay The Future Kyrie. Yun yung brilliance out na gagawin ni Hesa pero wala nang maaabutan pa. Ejector ngayon na nilabas ni Yawi. Kyrie, sumusubok. Entropy, lumalaban pa rin si Hesa. NXP, makakakuha sila ng dalawa. It's an even team fight. But it's all Onic once again in control of the tempo ng laban na to. Yes, tama. Kasi yung tempo na sinasabi natin, nabanggit mo, NXPEvos kanina, gusto nila aggressive, gusto nila labanan yung ibibigay nila dito sa mga kalaban nila. Pero sa sobrang bilis nila, minsan sila'y nawawala sa sarili nila ng tempo. Oo. And Onic, yun yung pinakami na maximize nila. Pero NXPEvos, nakita na natin, binanggit mo kanina man, Jean, may possibility na hindi tumama from time to time. Yung mga ulti ni Kyrie, yun yung pwede lang winning moment dito. Yes. To counter out naman yung aggressiveness na sagot sa kanila ng Onic. Yep, at nakikita natin dito yung Onic, meron din silang sariling play eh, na tipong naghihintay sila ng isang magandang burst from NXP. Hinihintay nila na si Hesa kumasa ng Chaos Assaults. Magba-back off sila, then tsaka sila maa-atake ulit kapag nakapwesto na si Dilarski. And Marky, siya yung nagiging fade out eh. Kumbaga, okay, 4 protect 1 ang play natin from Onic. Si Marky ang maiiwan sa laro. Siya rin yung, ginagawa niya rin yung ano eh, Mr. Basag talaga eh. Mag-split lang eh. Mag-split push the banana split eh. Yes. Nagigits ko yung binabangit mo, TDZ eh. May pinipwersa ng Onic pa rin yung NXP na lumaban. And alam ng NXP, ito lang yung chance nila eh. Kailangan nilang lumaban talaga. Kailangan nila mag-hope ng outplay. Maagang pinap ngayon yung Black Dragon ni James. Hinahabol nila si Dlarski. Dlarski, nako! Sabi ni Yawi game daw. Flicker out para kay Yawi dito. Pero tatamaan siya ng close line ng Croc! Spear mula dito kay Bimo! And syempre si James! Nako, naiwan! Another boom! Para kay Dlarski. Ang sakit ng damage si H2. The theory of everything passive. But man, it was Onic once again in this game. Owning NXPE. Wow, Onic dito, nasa kanila yung control. Kapag gusto nilang pumasok, pumapasok sila. NXPEvos, medyo nararatin, nararamdaman natin, nagkakaroon ng shake, rattle, and roll. Oo. Kasi pagka nakita na may player from Onic, pasok din sila. So Onic dito, they are really the masters of tempo for this game. Kailangan lang nilang gawing malinis yung kanilang pagpasok next time. Yes. Ang linis lagi eh. Ang napipwersa yung NXP sa mga engagement eh. Maiintindihan mo yung NXP ba't kailangan nilang pwersahin eh. Kasi yun na yung mga do or die team fights eh. Oh, pero silang kumuha ng risk, mga, high risk, high reward exchange. Kasi coming from behind, again, mataas na yung gold gap dito ng NXP versus Onic. 7K, so around mga tatlong items na rin yung kung tutusin. And talking about the items, kakakuha lang taas ng H2 ng kanyang BOD. But again, nakita natin dito yung items ni Kyrie, puro siya defensive item. Never natin siya nakita na nag-attack or nag-magic item dito sa kanyang dahil yung damage Boom! Nila, hindi kay Kyrie eh. Oh, na kay Dlarski. Oh my, Black Shoes out para kay Baloy. What is this? Grabe din si Baloy dito. Kumbaga, nakakita ka na ba ng Lilia na parang Layla? Kasi yung ginagawa niya, siya yung tumitira dito against the players of NXPEvos. Considering that this is the mid-game, feeling Baloyski dito. Oh. Ang sakit. Medyo malapit na. Blazing Duet na naman. Kinasa. Pero ayun, yung burst damage output na hinahanap ni na H2. Dalawa na wala sa side ng Onic this time. Pero tatlo na ang yatap sa NXPE. Depensang Marino para sa side ng NXPE. Masyadong napalalim ang Onic. Pero si Dlarski standing tall. 6-1-6. Guys, yes, ang taas ng tempo ng Onic. Pero nabanggit din sa akin to ng isa nating kaibigang caster na si Rockheart. Sobrang impactful daw ng pakito ngayong patch at nararamdaman natin yon sa kamay ni Dlarski. Grabe si Dlarski.
pagpapasok siya dito, nandun yung damage, meron pang crowd control. So yung mga kakampi niya, ang gagawin na lang is lumundag at tapusin yung sinimulan niya. For NXPEvos naman dito, yes, nadedepensa ang nilang kanilang mga tore. And actually, napakaganda ng ginagawa nila. Pero ang problema dito is kapag ka na-force or na-bait sila ng Onic na gamitin dito yung dragon form ni James. Yun kailangan eh. Ingatan nila. Yun dragon form, kailangan... Buo pa rin siya pag nagkaroon ng team fight. Yeah, kasi yun yung nagiging factor kapag sa side ng NXP. Kapag umabot yung Black Dragon form sa backlines ng Onic, mas madali nila mati-takedown yun. Kaso ang problema, or si Baloyski lalo, pati si Bimo. Kaso ang nagiging problema, laging umi-split si Marky, humihiwalay siya sa team fight at pumapasok lang siya kapag meron siyang Blazing Duet or lalo kapag wala na siyang kinukuha or available na objective. Kaso ang nangyayari, Onic din naman, nag-react din sila palagi with the help of Bimo providing information sa side ng Onic Philippines kung paano sila mag-e-engage or magka-counterplay kung sakaling gawin ng NXPE yung ganung klaseng approach. And kung titignan natin ngayon, yung Onic, medyo binagalan nila yung tempo na sinasabi natin, bumalik sila sa kanilang basics, which... Inalaban pa rin nila. One charge in para kay Bimo. Ay, ang ganda na Black Shoes na meron si Valoyski. Eto na yung Black Dragon. Medyo masikip sa laban na to. Black Dragon na may ikot-ikot na. Wala ng Black Shoes. Habang si Kyrie na paggamit ngayon ng dance. Meanwhile, yung interference din ay nawala na para kay H2. Magbaback na muna. Ang dalawang kupunan. 7 seconds para sa Lord. This time, Onic ang naka-ready. Chantel and TDZ. Can NXP defend this Lord? Possible. Pwede pang pumasok dito at depensahan yung Lord for NXPEvos. Kailangan lang nilang i-take note na si Marky din ay kailangan nilang bantayan. Kasi kanina maganda yung pasok, pero napilita mag-brilliance dito si Hesa. Although nakatakas pa rin siya, pero may skill ka na magagamit eh. Iba, ang bilis. Pag may marksman ka talaga, pwede mong isolo yung Lord. Isang mabilis. Isang real quick. Pati makikita natin dito si Onic. Actually, well, specifically si Marky, ang ginagawa niya, pagkapasok niya ng Blazing Duet, pinapwersa niya kaagad yung NXP na gumamit ng mga defensive skills such as the Order of Brilliance, then Chaos Assault defensively para lang makapasok dun sa loob ng base. So without those heroes or without those skills aside ng NXPE, mahihirapan mag-deal yung NXPE ng damage kasi bukod kay Yelly Haze, si Hesa talaga yung pinakamataas na magic damage output eh. Again, Genius Wand, Glowing Wand, COD plus the Lightning Truncheon. Kaso, pag nakokontrol nila si Hesa every single time, lagi nananalo yung Onic. Oy, pero natunaw si Baloyski. Napakasakit ng damage output ni H2 with the theory of everything. Conceal! Eto na ba, nag-conceal ngayon si Yawi. Sabi ni Yawi, gigame ba tayo? Sinong uunahin? Mukhang si Bimo, hindi. No. Yawi, magbaback na muna sila. Nice burst. Dito na nakakatakot yung Nathan. Dito na nakakatakot si Nathan, tas dito na parang medyo hindi natin makikita yung possible magiging damage ni Kyrie. Sinasabi natin double-edged sword ang kanina, napakalakas niya pagdating sa early game, pero pagdating sa late game, super kakailanganin niya ibang damage ng kanya mga kakampi. So for NXPEvos, maganda yung sinasabi natin dito na kailangan lang nilang patagalin yung laban. Napatagal nila ngayon, kailangan bantayan naman nila kung kailan papasok si Marky at kung kailan lulundag si Kyrie. Nag-hope ng comeback. Ang NXPE, Yawi, tatamaan siya ngayon ng wild charge. Pero papasok si Dlarski, nakulong si Yawi ngayon. Gigo nila, pinagsasabak-sabak this time. Yung Johan, habang si James ay nandun sa bandang gitna. Blazing Duet para kay Marky, sinong tatamaan? Brilliance out kay Lessa. Sabi ni Yawi, atakin natin si Marky ngayon. 40 seconds down for the count. Habang si Dlarski naghahanap, siya ng kanyang sasabakin. Pero yung tinaga at gumuhit na damage sa output ay nagmula kay Kyrie. Yatap ang dalawa sa side ng NXPE. Naku po, tagilid ang babor. Dahil ang Onic, the banana split technique ay muli na atang magwawagi. Another victory in the team fight mula sa blue team, Onic Philippines. Mainit ang mga teams natin. Onic Philippines tsaka NXPEvos, medyo nagkakalituhan lang kung sinong pwedeng targetin. Dito na natin kita yung mga veterano moves from Baloyski tsaka yung mga pwedeng ibigay dito ni Bimo. Imagine, si Bimo, ginamit niya yung wall charge niya para hindi siya ma-eject or ni Yawi. Ganun ka respectable si Yawi para kay Bimo. And man, I think bukong 7 minutes, Onic ang kumukontrol ng mapa eh. Tignan mo yung tower ng Onic. Hindi mahawakan. Almost the same with game 1 kasi talagang pinapwersa kagad ng Onic Philippines, especially tingin ko ito yung strength talaga ng Grak eh. Kumbaga
ang lakas mo mag-clear ng wave, ang lakas ng control mo when it comes to jungle, and again, you're opening opportunities for your team na makakuha agad ng ano eh, ng stun. Again, yung Guardian's Barrier, tingin ko, kinoconcede ko siya as a stun eh, na siya yung pinakamatagal na hindi ka pwedeng tumagal, na hindi ka pwedeng umalis dun sa space na yon, and yun yung opportunity na pwede kang mag-strike back. So, ang punto ko dito is Onic Philippines, ang ganda ng pagkaka-engage nila utilizing the Grok itself, na na-utilize nila lahat ng AoE nila, yung Glooms, yung Blazing Duet, and also Kyrie just striking every angle para makakuha sila ng mga running targets from NXPE. Parang base sa sinabi mo, TDZ, handa sila lagi sa mga strikes ng NXPE eh. And honestly, I feel na kaya pang i-comeback to eh. May damage output eh, ang NXPE. Oh, naramdaman mo yung sasabihin ko. Kasi kanina, nung last team fight, nung bago tayo magkabalagbagan dyan sa may bandang mapa na yan na nakapwesto ng NXPEvos, nakita ng NXPEvos na natitira at naiiwan si Marky. So, tinarget siya lagi kanina ni Yawi at saka ni Hesa and possible burst. So, NXPEvos dito, alam na nila kung ano yung mga chess pieces na kailangan nila tanggalin dun sa chessboard. At ang kanilang main target ay walang iba kundi si Marky na may apat na Y. Joke, lima. May limang Y. Kaso ang problema mo is meron tong Lord na kasama. Oh my God. For the past 10 minutes, I think. Todo depensa talaga dapat yung NXPE dito. Oo, ay depensa ang naging movements ng NXPE. And mukhang binubuhos na nila lahat ng energy nila in this defense. This is a crucial game for them. But man, Onic, tignan mo, hinihintay na lang yung Lord Chantel. Yes, for Onic dito, nakikita natin, binagala nila yung tempo nila nung napakabilis. Ngayon naman, alam nila kung kailan natatapusin kasi meron silang dalawang immortality. Although for NXPEvos, tama yung sinabi niya dito na kailangan kailangan grabe yung depensa mo eh. Ang pinaka problema lang is kapag ka nagamit nila yung skill nila para dumepensa, tapos tsaka sila papasukin ng Onic. Oy, medyo delikado yung mga ganon. Bawal mo sumilip. Nag-call si Hayes. Sabi ni Hayes, wala nang black shoes. Diretso na. Pero ang sakit pa rin talaga. Pero may immortality pa rin si Baloyski dito. Sabi dito ni James, sabulin natin yan si Baloyski. Baloyski tumayo na lang dito. Ayaan niya na immortality. Pero pulado ka si James. Pinatataga-taga na naman. Meanwhile, minions lang muna ang inaatake na Yelly Haze. Lahat sila. Dahil ayaw nila mawarak ang base. Yung brilliance ay kinanana. Ay, and syempre, umikot-ikot na yung mga bala ni Marky. With a 5-4 for Wise. Oh! Onic Philippines. With the 5-Ys pala, nagkamali pa nga. 2-0 para dito sa ating game. And there you go, the bananas.